Marami sa atin ang hindi nakakaalam na binigyan natin ang South Korea ng mapait na pagkatalo sa isang championship game ng FIBA Asia Tournament. Pero bago tayo tumuloy sa video natin, ay siguraduhin lamang na nakasubscribe kayo sa channel na ito para lagi kayong updated sa mundo ng sports, lalong-lalo na sa basketball. Kapag nababanggit ang labanan ng team ng South Korea at Philippine National Team sa FIBA Asia Cup, ay laging pumapasok sa isipan natin na dihado na naman tayo. Pero alam ba ninyo na bago pa ang panalo ng Philippine National Team noong 2013 FIBA Asia Championship laban sa South Korea ay nagawa na nating matalo ang South Korea sa isang gold medal o championship game noong 1973 FIBA Asia Cup. At alam ba ninyo na ang isang player na kasali dito ay isang komedyante ngayon? Oo, tama ang narinig ninyo. Mas nakilala ito nang pasukin niya ang pagiging artista o komedyante. Ang tinutukoy nga natin ay si Rosalio D. Martirez o kilala rin sa pangalang Yoyong. Lagi nga itong nakakasama noon ni Vic Soto sa mga pelikula nito at nakilala rin sa kanyang linya na hindi nagpapaliwanag lang. Napabilang rin ito sa halos 28 na pelikula at kaya naman sumikat ito bilang isang komedyante ay talagang may talento naman ito sa pag-arte. Balikan na natin ang 1973 FIBA Asia Tournament kung saan merong 12 teams na kasali dito at ang mga ito ay ang Pakistan, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailand, India, Iran, Japan, Taiwan, South Korea at ang 1973 Philippine National Team. Unang nakalaban ng Philippine National Team ang koponan ng Pakistan at nanalo ang Philippine National Team sa score na 133-55. Talagang tinambakan nila ang Pakistan sa larong ito. Sunod naman na nakalaban ng 1973 Philippine National Team ay ang koponan ng India kung saan tinambakan rin nila ito ulit sa score naman na 109-73. At ang mga sumunod pa na nakalaban ng 1973 Philippine National Team ay ang teams ng Indonesia kung saan tambak pa rin ang resulta 108-77, panalo ang Philippine National Team. Philippine National Team laban sa Singapore 130-49, panalo ang Pilipinas. Philippine National Team laban naman sa Taiwan kung saan dumikit ang koponan ng Taiwan sa score na 88-81, panalo ang Philippine National Team. Nagawa naman nating talunin ang Iran sa score na 88-80. Sumunod ay ang Pilipinas laban sa Japan kung saan tambak ang resulta 89-68, panalo ang Philippine National Team. At sa championship round ay 6 na lang ang natira at ito ay ang mga teams ng Philippine National Team, South Korea, Taiwan, Japan, Iran at India. Muling nakaharap ng Philippine National Team ang Taiwan sa medal o championship round at dito ay tinambakan na nila ito ng husto sa score na 101-64. Maging ang India ay tinambakan ulit nila ito sa score na 110-84. At para sa gold medal ay nakaharap nila ang team ng South Korea kung saan pareho silang walang talo. Pero binigyan sila ng 1973 Philippine National Team ng isang masakit na pagkatalo at sa championship match pa nila ito na ibigay. Ang naging MVP naman sa 1973 FIBA Asia Championship ay walang iba kung hindi si William Adornado o mas kilala sa larangan ng basketball bilang si Bugs Adornado na may height na 6'5 at 69 years old na ito sa kasalukuyan. Dito na rin natin nakuha ang pang-apat na titulo sa FIBA Asia Championship. Kaya naman ng Philippine National Team na maghari dito sa Asia pero ngayong naidagdag ang Australia sa Asian Group pagdating sa FIBA Asia ay magiging ibang kwento na naman ito. Isali mo pa ang Japan na merong Rui Hashimura. Napakabilis ang pag-angat ng ibang team sa larangan ng basketball at kailangan nating humabol dito. At salamat na rin sa mga talent na nagsusumikap na makapunta sa NBA at gumawa o makapagtala ng pagbabago para sa Philippine basketball. Ito po ang W Zone at huwag ninyong kalimutang click ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mundo ng sports, lalong-lalo na sa basketball.